So what's up mga tong, here's your boy Brian Utio back at here again and again and again. Welcome back to another vlog. And today's vlog mga tong is meron akong kwento! Yeah! Woo! Power! So mga tong, no? What's up sa inyo? So nandito na naman ako nagbabalik sa ating panibagong vlog. So mga tong, meron lang akong gustong pag-usapan na topic, ano? Kasi regarding nga ito dito sa bagong labas ng mga kung sino-sino nga lang, no, na R15 V4, so si 2021 version mga chong. Syempre mga chong, matagal ko nang alam to, siguro mga December pa, pero hindi muna ako naglabas ng mga reaction videos or my thoughts regarding sa niya, kung ano yung tingin ko, diba yung mga specs niya. Pinag-aralan ko munang mabuti kasi maraming alam nyo na ba fake news, diba? Ayaw naman natin magbigay ng ano, ng fake news para lang magka-views, ano? So pinag-aralan ko din muna ng mabuti. Pinag-aralan ko din muna ng maigi mga chong. Syempre gusto ko din malaman kung totoo nga ba siya, and then kung ano ba yung mga features, my specs, or kung ano-ano pa mga binago or na-remain dito nga kay R15. So bago natin simulan ng ating vlog mga chong, huwag muna natin kakalimutan na ipasok ang ating intro. Baka ito ngayon. Bago muna natin simulan yung vlog, gusto munang magpasalamat, no, sa 8,000 nating subscribers. Yes sir, 8,000 na tayo mga chong. Actually 8,200 plus na din. So nakalimutan ko na kung ilan exactly, pero maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta, sa pagsubscribe dito sa ating munting channel mga chong. So samahan nyo ako na ma-reach ang ating 10,000. Yes sir! So grind lang tayo araw-araw mga chong, no? Hustle and grind. Huwag tayong titigil na abutin ang ating mga pangarap. Kahit mabagal, ang mahalaga, may progreso. Trust the process and enjoy the process, ika nga mga chong. Diba? Huwag tayong magmamadali, huwag natin i-compare ang iba sa atin kasi meron tayong mga sari-sariling timeline. So yun lang, enjoy lang tayo mga chong. And then, ayun na nga, babalik ako kayo, mag-withdraw lang muna ako. Kasi kailangan natin ng pera, wala tayong arip. Ang hirap ng buhay. So I'm back mga chong. Mag-withdraw na nga tayo, ano. So ito na nga yung topic natin ngayong araw. My thoughts and review regarding nga dito sa bagong R15 V4 at bakit ko siya gusto at bakit ayaw na ayaw ko yung bagong R15 V4, okay? So, unang-una natin mga pag-uusapan, mga chong, is ano ba yung mga nabago sa kanya? Hindi, ano muna yung ano? Ano muna yung mga na-retain sa R15 V4 natin? Okay? So, ayon sa mga lumalabas na mga speculations, no? Mga lumalabas na leak regarding nga dito sa bagong R15 V4, yung research ko mga chong is based sa mga ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas, okay? Sa mga India, Indonesia, yan yung mga bansang yan kasi sila yung ano eh, usually sila yung, di ba, saan nila usually lumalabas yung mga unang batch kapag may mga bago tayong mga units, may mga bagong upgrades sa motor. So syempre, nandun pa rin, na-retain pa rin sa ano yung 155cc na motor. Same pa din with VBA, blue core, di ba, nandun pa din. Pero ang sinasabi dito mga chong is, ire-retune daw tong bagong makina ng R15 V3. Yes, 155 pa rin siya. Pero 'di ba, ang R15 kasi mga chong, meron siyang issue or parang nakukulangan kami sa ano, nakukulangan kami sa arangkada, sa acceleration, sa torque niya. Ang sinasabi nila dito is possible, no? May posibilidad sa Tagalog, puta. Tinagalog pa talaga na i-retune ga tong makina at gawing mas malakas yung acceleration niya. So kapag nangyari 'yon mga chong, mas maganda yung magiging acceleration or arangkada ni R15 V3, which is makakasabay na talaga siya sa
GSX-R. Kasi yung GSX-R is malakas ang kanyang arangkada. So yun, yun yung unang-unang pinagbago and yung na-retain dito sa R15 V3 natin. Sa looks naman mga chong, maraming nagsasabi na malaki daw yung maiiba dito kay R15. Ano ba yung mga possible na maiba mga chong? Siyempre wala pa tayong specific na sample ng magiging itsura niya. Pero ang sabi-sabi, no, ang balita, gagawing mas sportier ang itsura ni R15 V3. What do you mean by sportier? Yung mga decals niya, kasi di ba alam naman natin na sobrang plain ng decals ni R15 V3, which is para sa akin is very good na very good. So ang gagawin nilang mas sportier yung mga decals nila, so baka maging katulad na rin siya ng mga decals ng CVR, mga ganon. Diba ang mga CVR is yung Repsol nila, yung red nila is talagang makikita mo na hindi lang siya basta isang kulay lang, hindi lang siya basta linya lang. So kay R15 gagawin daw nila yon. So hindi pa natin masasabi kung ganun talaga yung gagawin nila dito. And ang isa pa na magandang gagawin dito kay R15, which is natutuwa ako, is yung kanyang headlight mga chong. Lalakasan na siya. I mean, ang R15 kasi mga chong, para sa akin na nahihinaan talaga ako sa ilaw nito kahit wala pa siya nung mask. Kasi 'di ba ang R15 ko, nilagyan ko ng mask to, yung R6 mask. Kaya humina pa siya lalo. Sira ulo kasi ako mga chong. So kayong gagaya sa akin ha, kasi puro forma ang inaatutap ko eh. So kapag nangyari 'yon mga chong, di mas maganda. Hindi na tayo mabibitin sa illumination na ibibigay ng R15, which is para sa akin is very very good siya. Pinag-iisipan din mga chong na kung lalagyan siya ng Y-Connect. So yung para sa mga Y-Connect, sa mga magtatanong or sa mga hindi aware, ang Y-Connect mga chong is, for example, pwede kang mag-connect or pwede mong i-connect yung cellphone mo doon mismo sa R15 mo, sa motor mo. So ano ba mga naibibigay nun? Bike locator, di ba? Pwede mong malaman agad kung saan nakapark yung motor mo. Yung mga ganun mga chong, malaman mo kung kailangan mo na bang mag-change oil, something like that, which is napakalaking tulong siya. Pero previously mga chong, yung mga nilabas na motor ni Yamaha, patulad ni, sabihin natin, ni NMAX, is meron siyang Y-Connect sa ibang bansa, pagdating dito, wala na. Anyari, Yamaha, ginagawa mo. Yun, so hindi rin natin na-expect na kung magkaroon man sa ibang bansa ng Y-Connect is pagdating dito sa Pilipinas, is meron na rin siyang Y-Connect. So siguro yung panel is same pa rin, yung color scheme yun, mag-iiba nga. So meron ding sinasabi na merong option si customer na pumili ng sarili niyang color combination. So kapag ganon, pwede mo paghalu-haluin yung red, blue, black, gray, neon. Paghalu-haluin mo, bahala ka pasiraan ng ulo pag pili ng kulay ng motor mo. Kung ganon nga yung gagawin ni Yamaha, di mas maganda yun para sa iba. Diba? Kasi makakapili ka ng color combination na gusto mo. So hindi mo na kailangan magpa-decals pa or something. Diba? Pero para sa akin, plain is good, plain is badass as me. Wow! Yes sir! And isa pa mga chong na possible na i-upgrade ni Yamaha kay R15 V3 is yung overhead cam niya. Kasi diba si R15 V3 natin ngayon is single overhead cam lang. So kapag ginawa nilang DOS ito or dual overhead cam mga chong is syempre mas gaganda nga naman talaga yung magiging takbo ng motor natin, di ba? Siguro, possible na major upgrade or major performance na madadagdag sa kanya is yung arangkada niya and hahaba yung primera mga chong. Kasi si napansin ko GSX-R, ang haba ng primera niya eh, maabot ng 60. AKR-15, 45 lang, sagad na sagad niya na yon. So, kung gano'n ang mangyayari mga chong, putsang ina. I love it very much mga chong. Medyo pasensya na kayo sa view natin kung traffic, kasi matraffic talaga ngayon kasi sahod at Sabado. So time check tayo, 5:30 PM January 30 na pala, February na naman agad. Napabilis ng araw . And another thing mga chong na sinasabi nila is mag-iiba daw yung overall look ni R15 nga. So kung ano yung look, so yun nga, wala pa tayong idea, wala pa tayong lumalabas na photos, kahit leak photos regarding dyan. So abang-abang lang tayo. Possible naman yan kapag naglabas ng mga ganyan mga chong, mabilis pa tayo sa alas 4 kasi R15 yan eh.
Diba? Favorite nating motor yan, mga chong. So next thing, mga chong, na possible na mabago nga dito sa R15 V4 natin is yung muffler niya. So possible maging mas sportier siya, mas maporma. Wala naman namang problema sa muffler ng R15 V3, mga chong. Goods naman para sa akin kasi stock lang naman siya eh. Pero kung gagawin pa siyang mas maporma katulad ng muffler ng R3, muffler ng R6 katulad nun, but feeling ko mas maging maangas siya. Kasi mga chong, may nakita na ako na yung muffler ng R3 sinaksak sa muffler ng sinaksak sa muffler ng R15 V3. Ang ganda niyan tignan kasi mas maikli yung muffler ng R15 V3. Mas maikli yung muffler ng R3, mga chong, compare kay R15. So mas umangas siya tignan, mas pumorma siya. And mga chong, lastly, so ito na yung major upgrade na tingin ko is gagawin kay R15 V4, na para sa akin is siya yung pinaka ayaw ko sa upgrade or update na gagawin sa kanya. Bakit, Yamaha, ganito ang ginawa nyo? Yung kanyang riding position, mga chong, or yung riding ergonomics niya. So, ang tama ang pagkakabigkas ko, mga chong. Which is, ang ibig sabihin nun, gagawin siyang mas relaxed, mas comfortable. So, what do you mean mas relaxed, mas comfortable? Bababa nila yung seat height from A15, siguro iibahin nila. And then, yung magiging handlebar, niya, mga chong, is tataasan nila, or kumbaga gagawin nilang CBR style. Kasi di ba ang CBR is kilala natin bilang comfortable bike. So ngayon, mga chong, bakit ayaw ko noon? Kasi para sa akin, mga chong, R15 V3 ang pinaka asset niya, ang pinaka advantage niya sa mga kuya niya or sa mga pinsan niya is yung kanyang riding position, mga chong. Yung aggressive riding position niya. So kung gagawin siyang mas comfortable, mas relaxed, diba, hindi na siya racetrack ready. Kasi pag sinabi mong racetrack ready, kailangan ano na siya eh, aggressive na yung riding position niya eh. Parang ganun. Ganun yung mga ano sa akin, ganun yung dating sa akin. Pero para naman sa iba, good thing yon kasi, diba, mas relaxed. Ito, mga napapanood ako sa India, mga chong, sa ibang bansa, na tinataasan talaga nila yung handlebar ng R15 V3 nila, no? Kasi mga mahihinang uri sila, mga chong. Mga mahihinang uri sila, hindi nila tayo kagaya. Tayo kasi kaya nating tiisin yon para sa looks, 'di ba? Tiis pogi nga, ika nga. So kapag nangyari yon, hindi na tiis pogi si R15 V3. Diba, comfortable na siya. Pero kayo, sa tingin niyo, mga chong, good move ba yung gagawin ni Yamaha kung sakaling gagawin mas comfortable yung riding position ng R15 V3, or sa tingin nyo dapat i-remain na lang or gawin pang mas aggressive sa R15 V3, di ba? So para sa mga nag-iisip, di ba, hindi na siya kailangan na lagyan pa ng lowering kit kapag binaba pa yung upuan, which is good thing siya para sa mga short rider. Pero di ba, yun nga, mawawala na yung ano niya, mawawala na yung asset niya, mawawala na yung ano, pagiging very aggressive ni R15 V3. Diba, actually, nabibitin pa ako sa pagiging sub-sub na ito. Mas gusto pa natin siyang ibaba. Mas gusto pa natin siyang gawing mas sub-sub pa. Pero yun nga, ibagkakaiba naman kasi talaga tayo ng ano, preference, magkakaiba naman kasi tayo talaga ng riding style. Kung ganun ang gagawin, mga chong, gagawin siyang comfortable, it means mas friendly siya sa traffic, mas friendly siya sa long ride, mas friendly siya sa OBR, kasi yung OBR possible na magiging relax na din siya kasi, di ba, isasabay yun sa rider. O, traffic! Doon talaga ako nalungkot, seriously, mga chong, doon sa update na gagawin nila regarding dito sa riding ergonomics ng R15 V3. Okay na eh, okay na lahat, di ba? Say natin yung mga upgrade ulit, di ba? Do ano, DOHC, i-re-retune yung makina, mas lalaas, more torque, more power. Doon na eh, doon pa lang, di ba? Sobrang sulit na ng upgrade. Then, papalakas yung pa yung ilaw, di ba? Gagawin mas sportier yung itsura, gagawin mas sportier yung muffler. Meron ka ng option na pumili kung anong kulay ang gusto mong color combination. Pati yung turning signal, mga chong, yun pala, pati yung turning signal, possible din na ibahin. Kasi di ba ang
turning signal ng R15 V3 is nakalabas siya. So kung gagawin siya mas sportier, baka itulad na rin dito sa itsura niya nung atin nilagay natin. Kasi yung sa atin, tinanggal na natin yung ano eh, yung parang pinakatawa ng ilaw, parang naadikit na lang talaga siya dun sa fairings, which is naging mas sportier nga siya, mas sumexy siya tignan. Then possible pa na magkaroon ng Y-Connect, pero malabo na dumating sa atin dito yon, di ba? Ganong upgrade sana lang yung mga ginawa nila, wag na sana nilang pinakailaman yung riding posture, riding style ng R15 V3. Okay ni. So yun mga chong, isa-isayin ulit natin, no? Yung mga possible na update na gawin kay R15 V3. Unang-una is yung kanyang retude na makina, same pa rin, 155cc VVA Blue Core. So possible lang na mas i-retune siya, mas palasin, mas tumakas yung kanyang torque and yung power at the same time. Gagawin na siyang dual overhead cam, which is a very good na upgrade na gagawin sa kanya. And then next is, meron ka ng option, pumili lang kulay, at the same time mas sportier na nga yung kanyang look and yung kanyang muffler. Napaka-traffic dito ngayon ah, di ba? Nandito tayo sa gilid oh, counter flow tayo. So next question, pangina R1. So next question mga chong, syempre may upgrade eh. So ibig sabihin ba yan, upgrade din yung price? Yes sir, of course. Possible din na mag-upgrade yung price niya. Siguro, i-range natin yan from 5K to 10K. So, next question. May price upgrade. So, sulit ba yung mga update or yung mga upgrade na gagawin natin? Yes sir, sulit naman siya. Kung ang tipo nyo is yung more riding position, more riding comfort, di ba? Sulit naman siya. Pero para sa akin, siguro magdadalawang isip ako. Yan ang magiging mindset ko siguro. Siguro kukuha na lang ako ng R15 version 3 na lang na second hand. Sa akin lang naman ha. And then at the same time, mga chong, kailan ba yung possible na release date niya dito sa Pilipinas? So syempre, mga date pa lang naman yung mga lumalabas. So possible kasi niyan ilabas siya sa Indonesia siguro mga end of 2021 na, mga ganun. Sa India. Yan yung mga usually na updated lagi sa mga units eh. So possible na lumabas dito mga 2022 pa yan. So sulit ba antayan mga chong? Sulit siya in a way na hindi ano. Kasi kung gusto mo nang magka R15 talaga, so okay pa rin naman si R15 V3, di ba? Nandun pa din naman, pogi pa din naman, and performance based nandun pa din naman mga chong. Pero kung hindi ka naman nagmamadaling magka motor, or ikaw yung tipo na nag-iipon pa lang, no? So, okay siya. Goods na goods siyang antayan mga chong. Diba? So, yung mga chong, tingin ko, natakal na naman natin yung mga gusto kong ipahiwatig. O, ipahiwatig talaga. Isabihin dito sa vlog natin regarding dito nga sa bagong update ng R15 V4. So, kayo na humusga. Kayo na bahala humusga mga chong. So, next topic naman natin is gagawa natin ng comparison yung bagong CBR150. Ito nga R15 V4. Sa yung GSX XR150 or yung Gixxer SF250 mga chong. Bakit Gixxer SF250? Kasi possible daw na i-phase out na si GSX R150. So yun, para natin mag-uusapan yan kasi sobrang haba na ng vlog natin ngayong araw. So if ever meron kayong mga question, comments, violent reaction, di ba, comment nyo lang dyan. Huwag nyo kakalimutan mag-iwan ng like. And then please subscribe to my channel kung okay lang sa inyo, di ba? Di ba? Okay lang. Tulungan nyo ako mag 10,000, no? Please do hit the bell button, notification bell button para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong mga vlog updates. Then once again, mga chong, this is Bri No Chill. Thank you so much for watching again. And ride safe. I'm out. Boom.